Maagalaw kaming mag-uumpisa at ang sinugod namin sa bahay ay tulog pa. Nakaisandaang katok na nga yata ako bago nagbukas. At ari na nga idinadain ko na sa aking pinsan na si Jopay kung ano yung problema ng aking buhok. Diyos ko mga mami, kita nyo naman kung gaano kadry ang mga buhok ko. At buti na lang ito si assistant ay mabilis lang kumilos. At ayun ay prepare nyo na yung dapat gagamitin. At ito nga, umpisa na tayo ni Jopay. At sabi ko nga sa dalawa kong kapatid ay magpapauna na ako at nang mauna na akong gumanda, char. At ito nga, inuumpisa na tayo ni Jopay. At ayun na nga, ang sabi niya ay ang lalagyan lang daw muna niya ng gamot ay yung kulot na tumutubo na ayan. Dahil nga sa bandang dulo ay mga straight pa naman. At nung makatapos nga akong lagyan, ay siya naman ang nilalagyan ngayon ng gamot. Yan nga pala yung aking bunsong kapatid na babae. Anyway, siya nga pala yung naglibre sa amin ng Ate Mitch. Sana all may naglilibre. Ayan nga pala si Ate Mitch. Napakasipag naman ng assistant na ari, walis ng walis. Ayun na nga, binabara na rin ng unang gamot ang Ate Mitch. At ari namang akin ay nung pagkabanlaw at pagkablower ay pinaplansya na niya. At ayun nga, napansin ko yung unang lagay pa lang ng gamot ay medyo straight na yung buhok ko. Sa bagay, straight pa naman talaga yung pinakadulo niyan. At yung mga sumisibol na yan sa tuktok, ayun na nga yung problema ko buong buhay, char. Ayun na nga, nilalagay na ni Jopa yung pangalawang gamot. At nung makatapos nga niyang ilagay yung pangalawang gamot, ay nag-lunch muna kami at late na nga rin. Ang sabi ko nga pala sa kanya ay gagawin na nating kulay itim yan. At kapag may color yung hair ko ay lalong kitang-kitang dry. At buti nga itong si Mary ay nabidyuhan ko pa habang binabanlawan, samantalang ako'y hindi niya binidyuhan. At ayun nga, habang kami nagpapagawa ng buhok ay nanonood kami ng Maalaala Mo Kaya, kaya lalo kaming inantok, char. At ayun nga, nabanlawan na yung aking buhok sa pangalawang gamot at ayun, i-blower na siya ni assistant. At yun nga, ang bilis naman itong matuyo. At ari na nga, pinaplansya na ni Jopay at last na yung init na mararamdaman ko sa aking anit. Charot. At ayun na nga mga mami, kung gusto nyo rin pong magpagawa sa kanya, ilalagay ko yung kanyang FB profile. Para sa mga gustong magpa-home service sa kanya at mura lang din siyang sumingil. At nagbibigay rin siya ng tawad kahit wala tayong kasalanan. Charot lang. At ayun, very good naman ang topi namin. Nihatid pa sila hanggang gate. Ayun na nga, ang finished product. Ayan, naging straight na ulit ang buhok ko at bumalik na ulit sa pagkaitim. At sobrang lambot din. Ayun lang, maraming salamat sa inyong panonood. God bless! Mommy Ting Vlog.